Alam mo ba na ang presidente ng Ukraine sa kasalukuyan ay dating komedyante bago pa ito nanalo sa pagkapangulo? Si Volodymyr Zelensky ay kilala sa pagganap sa isang TV show na may pamagat na Servant of the People. Володя. Что? Выходи. Дайте мне 10 минут спокойно. Ang kanyang karakter sa pelikulang ito ay isang tagalabas na naging isang pangulo ng bansa. Ito ang isang palabas ni Zelensky na nagbigay daan sa kanya para maging pangulo sa totoong buhay. Bukod pa sa palabas na ito, ay matagal nang namamayagpag si Zelensky sa mundo ng showbiz bilang isang komedyante. Ayon sa karaniwang mamamayan ng Ukraine, ay mahirap maniwala na ang ganitong senaryo ay mangyayari sa tunay na buhay. Subalit isa itong magandang resulta kung ito ay maisa sa katuparan. Siyempre, maganda talaga ang kahihinatnan ng kanyang pagkapangulo sa pelikula dahil nga ito ay dinidikta. Pero ayon naman sa mga eksperto, bago pa maging pangulo si Zelensky ay hindi ito magandang idea dahil si Zelensky ay hindi nabuhay sa ganitong sistema at tutol umano ito sa negosasyon ng dalawang bansa. Kung kaya't ipinakilala si Zelensky bilang isang kandidato na anti-Russian at pro-European. At dahil nga sa kanyang pelikula at suporta ng Europa, ay lumakas ang kandidatura nito, lalo na nang kumalat ang mga balita patungkol sa korupsyon ng kanyang mga katunggali. Kung kaya't mula sa pagiging sikat na komedyante, siya ay itinanghal na bagong presidente ng Ukraine. Gayunpaman si Zelensky ay sinasabing mayroong degree in law mula sa Kiev National Economic University. At ito ang kanyang ipinagmamalaki sa kanyang pagtakbo sa pagkapangulo. Gayunpaman para sa mga eksperto, ang pinakamataas na posisyon ay masyadong maselan para sa isang walang karanasan at nabuhay lamang sa mundo ng komedya. Kung kaya't itinuturing siya ng ilan na puppet ng mga oligarko. At sa kasalukuyang panahon nga, ay mas naghinala na ang mas nakararami na puppet lamang ng oligarko si Zelensky. Dahil sa loob lamang ng 2 taon ng kanyang pamumuno, ay digmaan na agad ang kinahinatnan ng kanyang nasasakupan. Ito ang pagkakaiba ng mga taong itinalaga para sa posisyon dahil mas marami silang paraan para iwasan ang digmaang ito. Habang ang taong nanalo dahil lamang sa kasikatan ay hindi sapat ang karunungan kung kaya't sila ay napaglalaruan at sa oras ng kagipitan ay tiyak silang maiiwan. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росії вчорашні санкції? Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росії вчорашні санкції?